Saan nga ba nanggaling itong Palestinians at ano nga ba ang kanilang relasyon sa mga Hudyo? Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, alam ko marami ang nagtatanong, marami din po ang kumakalat sa social media patungkol po sa lahi ng Palestine at Jewish. Talaga nga bang ang dalawang ito ay magkalaban mga sangkay o mayroon po silang ugnayan by blood? Yan po ang ating titingnan ngayon. Ang Hamas po talaga ang tunay na kalaban, hindi po ang Palestine. Okay? Para lamang po sa kaalaman ng lahat, hindi po mga Palestino ang kalaban ng Israel, kundi ang Hamas lamang. Itong Hamas ay terror group na tinagurian ng Western country at nakita naman po natin ang ginawa ng Hamas sa Israel. So ang layo ng Jewish mga sangkay or mga Israelites galing po yan kay Abraham, Isaac, and Jacob. Yan po, si Abraham ang tatay, nagkaroon ng anak na si Isaac, at itong si Isaac nagbunga naman kay Jacob. At kalaunan itong si Jacob, pinangalan sa pangalang Israel. So itong si Jacob or Israel, nagkaroon ng mga anak. At ito po ay ang tinatawag ng 12 tribes ng Israel. Ang Diyos ay nagkaroon po, mga sangkay, ng pangako sa Israel. Ito po ay walang iba kundi ang land of Canaan. At ito po ngayon yun, mga sangkay, na bansang Israel. Kaya nga lang, mahaba po ang istorya dyan. Yan po yung mapa ng unang Israel. Makikita po natin, ito po yung kabuuhan ng Israel. Nandyan po yung 12 tribes: Simeon, Judah, Reuben, Ephraim, Benjamin, Gad, Manasseh, at marami pa pong iba. 12 tribes po yan, mga sangkay. Kaya nga lang, matapos po ang panunungkulan ni Haring Solomon, ang kingdom na ito, na iisa lamang po noon, ay na-divide into two kingdoms. So ito yan, mga sangkay. Nahati po siya, north ay naging Kingdom of Israel, at ang kabila naman ay naging Kingdom of Judah. Sa Kingdom of Israel, mga sangkay, ito dito, mayroon po siyang 10 tribes na hawak. Dito naman sa Kingdom of Judah, mayroon po siyang 2 tribes na hawak. Walang iba kundi ang Judah at tribe of Benjamin. Kaya nga lang mga sangkay, pagkalipas ng panahon, nagkasakop-sakop po ito sila mga sangkay. Dito po nag-umpisa ang kalbaryo ng Israel na nagkasakop-sakop na po sila. So sa Bible mga sangkay, may mababasa po tayo doon kasaysayan ng Israel na lagi po nilang kalaban ay itong Philistines or Philistines. Ngayon may mga sinasabi ng iba mga sangkay na akala nila na itong Philistines ay ito po yung mga Palestinians na mortal na kaaway ng Israel noon. At kung maaalala nyo yung kwento ni Goliath, yan, si Goliath po mga sangkay ay galing sa Philistines. Subalit mga sangkay, wala pong kahit na anong dugo na nananalaytay sa Palestinians ngayon dito mga sangkay sa Philistines. Bakit? Kasi nga po, noong 604 BC, sa Babylonian Empire, mga sangkay, binura ni Nebuchadnezzar ang Philistines. At nagkandawalaan po ang lahi na ito. Hindi ko alam kung naubos sila. Basta sa kasaysayan, mga sangkay, nabura ang Philistines na mga dayuhan lamang at mananakop na pumunta, mga sangkay, sa area ng Israel. So wala pong kinalaman, mga sangkay, itong Philistines na nasa Biblia sa Palestinians sa panahon natin ngayon. So ang tanong pa rin, mga sangkay, saan nga ba talaga nanggaling ang lahi ng Palestinians at ano po ang relasyon nila sa Jewish o Israelites? Nung napasakamay, mga sangkay, ang area or land of promise na Israel sa Roman Empire, kontrolado nila ang buong lupain. Subalit, naganap po dito ang one of the biggest rebellion ng Jewish. Pinagplanuhan mga sangkay ng mahabang panahon para labanan ang Roman Empire. Subalit mga sangkay, natalo po itong pag-aaklas ng Jewish laban po sa Roman Empire. Ang Roman Empire mga sangkay ay pinamumunuan ni Emperor Hadrian. Sa sobrang galit po
ni Emperor Hadrian sa ginawa nitong Jewish or Tribe of Judah. Pinagsisira niya po mga sangkay, maging yung templo at mga villages. At higit sa lahat mga sangkay, pinalitan niya po ang pangalan na Judea to Palestina. Itong Judea mga sangkay, tumutukoy po ito sa Tribe of Judah. At that time, yan po ang pangalan na nananalaytay matapos po magkandawasak-wasak itong Kingdom of Israel. So nung nakabalik na po itong mga Hudyo, naging pangalan na po ay Judea. Subalit mga sangkay, nung nag-aklas po sila laban sa Roman Empire, nagalit po si Hadrian, ang emperor ng Roman. Ang nangyari mga sangkay, para po talagang mabura sa kasaysayan itong Jewish or Tribe of Judah, Israelites, sa lugar na yan, pinalitan niya po ang pangalan from Judea na tumutukoy sa Tribe of Judah to Palestina or Palestine sa panahon natin ngayon. So lahat mga sangkay ng naninirahan sa lugar na yan, sa land of Canaan or land of Israel na naging Judea, sila na po ay naging Palestina. At that time mga sangkay, marami po ang nag-alisan na mga Hudyo dahil nga po ayaw na ng Roman Empire sa kanila dahil sa kanilang pag-aatlas. Subalit ang tanong, at that time ba ang Palestina ay may naiwan pa rin po mga Jewish na kung saan inaayawan na ng Roman Empire? So after mapalitan ang pangalan ng Judea to Palestina ng Roman Empire, lahat ng taong nakatira sa lugar na yan ay tinatawag na pong Palestina sa mahabang panahon. So ang purpose, para ma-erase po talaga ang kasaysayan ng mga Hudyo. At isa rin po sa dahilan mga sangkay kung bakit po ginawa ito ni Hadrian ng Roman Empire. Sa Biblia mga sangkay, napag-alaman niya na ang mortal na kalaban nitong Tribe of Judah or Israelites ay walang iba mga sangkay kundi itong Philistines, na kung saan isa sa mga matunog na kwento ay yung laban po ni David kay Goliath. Kaya ginamit niya po yung Palestina kasi ito po yung pangalan na familiar sa Israelites. Walang iba kundi itong Philistines na mortal na kaaway ng Israel. Talagang bumuhos yung galit ni Emperor Hadrian sa mga Hudyo. Kaya pinalitan niya po ang buong pangalan na ito at nawala na po ang kahit nakatiting na pangalan ng kahit na sinong Israelites. Dito na mga sangkay, after nyan, pumasok ang Ottoman Empire. Ang Ottoman Empire mga sangkay, ito po ay mga Muslim na kontrol ng Ottoman Empire ang buong area, buong kalupaan na yan mga sangkay. Siyempre kasama po dyan yung Israel or Palestina na ipinangalan nga po ng Roman Empire. At marami po sa nakatira sa Palestina, ito pong lugar ng Israel, ay pwersahang nakontrol at na-convert sa Islam. So karamihan mga sangkay sa nakatira sa Palestina at that time, converted na sa Islam. Dahil nga po, yun ang namamahala, ito pong Ottoman Empire. At pagkarating mga sangkay ng World War I, napabagsak naman mga sangkay ang Ottoman Empire at dito, nahawakan ng Britanya ang buong Israel or Palestina. Pinabalik nila ng tuluyan ang mga Hudyo. Subalit mga sangkay, sa pagdaan ng panahon, dumating na naman ang World War II at dito muntik na naman maubos ang mga Hudyo dahil kay Hitler. Talagang inuusik po itong mga Hudyo ng kahit na sinong lahi mga sangkay. Parang ito po yung kaparusahan sa kanila, sa kanilang pagtanggi kay Jesus Christ. Well, nasa propesiya naman yan mga sangkay. Napag-usapan na rin natin yan na itong Israel ay pansamantalang gulag sa panahon natin ngayon. Pero darating pa rin po ang panahon na babalikan po sila ng ating Panginoong Diyos. Ayon po yan sa propesiya ng Biblia. So, noong World War II, muntik po maubos ang mga Hudyo. At sa pagkakaalam po natin, nasa 6 million po ang talaga nga namang nasawi at that time. Dahil po sa ginawa nitong Hitler ng Germany. Kung tawagin po yan mga sangkay ay Holocaust. Buti nga may natira pang mga Hudyo mga sangkay or Tribe of Judah. Kasi itong Tribe of Judah, ito na lamang po yung kaisa-isang natitira. Ang 10 tribes na wala na. So pinakamatindi po talaga yung 10 tribes na wipe out po talaga yan. At hanggang ngayon, hindi natin malaman kung asan sila. So after ng World War II, pinaburan po ng West ang Jewish. Dahil sa kaawa-awa sigurong
nangyari sa kanila, imagine mo naman, 6 million, muntikan po talaga silang ubusin ni Hitler. So naawa po yung mga leader at that time, ang nangyari, pinabalik po sila sa Palestina, sa kanilang lupain mismo na ang pangalan dati ay Israel, na Land of Canaan. Kaya nga lang, at that time mga sangkay, Arab na po ang naroon. Arab-Palestine na po ang naninirahan sa lugar ng Israel. So medyo nahirapan po dito mga sangkay, pero wala pa rin pong nagawa ang Arab countries or nations. Noong 1947, hinati po sa dalawa ang lupain ng Palestina. Ito po ay original Land of Israel. Hinati po sa dalawa mga sangkay. Mayroon pong sa Palestine at mayroon din po sa mga Hudyo. Bagamat ayaw po talaga ng Arab countries na mangyari ito, wala pa rin po silang nagawa dahil Western po ang nagdesisyon, dahil nga po sa kaawa-awang nangyari sa Jewish or Tribe of Judah. At tama lang din naman mga sangkay na maibalik naman sa kanila ang kahit papaano kalahating area na sa kanila naman po talaga. Original, thousands of years, 1948 mga sangkay, na itatag ang bansang Israel nung mahati na po ito sa dalawa. So dito mga sangkay, formal na pong naitatag ang bansang Israel ulit matapos po ang napakahabang panahon na pagkasakop-sakop nila. Kaya nga lang mga sangkay, ang nakakalungkot dahil nga ayaw po pumayag ng Arab countries na makabalik itong Jewish, dahil matagal na rin po talaga sila dyan, ang nangyari mga sangkay, nagkaroon po ng napakaraming digmaan. At itong digmaan na to mga sangkay, laban sa Arab nations, na pagtagumpayan po ng maraming beses ng Israel. Ito po ang dahilan mga sangkay kung bakit lumawak ng lumawak ang area ng Israel, dahil every time na nananalo po sila sa labanan, nakukuha po nila yung lupain na ipapanalo po nila mga sangkay hanggang sa lumaki ng lumaki ang lupain nila. Ngayon, balikan po natin mga sangkay, sino ang nagpalit sa pangalan ng Judea or Tribe of Judah dyan sa lupain na yan? Walang iba mga sangkay kundi ang Roman Empire. So lahat po ng nakatira doon ay mga Palestino na. So kahit ano ang lahi mo, basta nakatira ka sa Palestina, ang identity mo ay taga-Palestina ka, or sa panahon natin ngayon, Palestinians. Kahit ikaw ay Jewish, subalit yung mga ninuno mo na abutan yung time ng pagpapalit ng pangalan from Judea to Palestina, kahit Jewish ka pa, ang magiging identity mo ay Palestinian na. Kaya ang tanong, posible kaya na itong ilan o marami sa nakatira noon sa Palestina ay mga Jewish din or Tribe of Judah na napalitan lamang ang identity at na-convert to Islam? Ngayon mga sangkay, marami pong scientific studies na isinagawa at pinapatunayan po nila na itong Palestinians ay related di umano sa Jewish by blood. 90%. Ngayon mga sangkay, syempre nag-research po tayo dyan kasi may mga napapanood po tayo mga komentary at mga preaching mga sangkay na itong Palestinians at Jewish or Israelites ay iisa lamang po talaga sila. Kaya nga lang, nung nangyari daw po ang Roman Empire na pinalitan ang pangalan from Judea to Palestina, dito na po nagbago ang pagtingin ng marami mga sangkay, nahati na po dyan yung Jewish. Yung iba, Palestinians. Yung iba na natili po talaga sa kanilang identity as Tribe of Judah. Pero eto mga sangkay, sa panahon kasi natin ngayon, mabilis po ang pag-aaral no, ng DNA. Ngayon nag-research po tayo. Ito po mula po sa National Library of Medicine. The Origin of Palestinians and Their Genetic Relatedness with Other Mediterranean Populations. Analysis reveal that Palestinians are genetically very close. Take note mga sangkay sa very close. Very close to Jews and other Middle East populations. Ito po ay pag-aaral ng siyensya na ang Palestinians ay very close mga sangkay ang kanilang dugo na nananalaytay sa Jewish. Ngayon mga sangkay, hindi lamang po tayo tututok sa isa lamang pag-aaral. Dito naman po tayo sa Science Daily. At tiningnan po nila kung ano nga ba ang pinagmulan nitong Jewish at nitong Palestinians. At ayon po dito mga sangkay, ayan po, mababasa nyo, na Jews are the genetic brothers of Palestinians, Syrians, and Lebanese. Isa pa, mula po ito sa Arizona or University of Arizona. Ayon po dito,
The study finds Jews are genetic brothers of Palestinians, Syrians, and Lebanese. Tandaan po natin mga sangkay, ang Roman Empire ang nagpalit sa pangalang Judea or Tribe of Judah to Palestina, na ngayon ay Palestine na po mga sangkay. Ang tanong dito, hindi kaya itong Palestinians ngayon ay talagang namang katugo nitong Israelites or mga Jewish na na-convert po sila sa Islam noong panahon po ng paghahari ng Ottoman Empire. Kasi at that time mga sangkay, sa pilitan po silang pinakonvert papunta sa Islam. So wala pong nagawa yung mga tao at that time sa Palestina. Itong Palestina mga sangkay, ito po yung ipinalit na pangalan ng Roman Empire sa pangalang Judea na tumutukoy po sa mga Hudyo. Sa pag-aaral, kung titingnan din po natin, ito po, makikita rin po natin na marami pong ebidensya, ang sensya, na ito nga pong lahi ng Palestinians ay mula po sa Jewish. So ang tanong dito mga sangkay, na kayo na rin po ang magkomento, sa pag-aaral sinasabi na ang Jewish at Palestinians ay 90% ang kanilang dugo na nanalalaytay ay parehas. So ang tanong mga sangkay, ito nga bang mga Palestinians ngayon ay bahagi rin ng Tribe of Judah na na-convert sa Islam noong panahon ng Ottoman Empire? Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ito po yung isa kong YouTube channel mga sangkay, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.